It's me, Shasha Coleman. Welcome back to my channel. Hi guys, welcome back to my channel. So ngayon guys, magluluto ako ngayon dito sa aking kusina at ipapakita ko sa inyo kung paano ko niluluto yung aking chop suey gamit ang mamacitas. Ito siya guys, yan. Gagamitan ko siya nito. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko ito niluluto. At ako ay nag-prepare na dito. Hiniwa ko na lahat ng aking mga ingredients para madali na. Kasi medyo matagal pagka isa-isahin ko pa itong ipapakita sa inyo. So ngayon, niready ko na siya lahat ngayon at nandito na siya ngayon. So ito na nga yung aking mga ingredients na hiniwa ko na kanina. Ayan sila. Yan, naka-ready na silang lahat. Ayan. At ito yung aking gagamitin na mamacitas. So, itatry ko siya ngayong gamitin. Tapos, ito na yung aking mga ibang ingredients. Ayan. Konti lang naman ito. Tapos, ito lang yung aking i-add na konti kung kinakailangan. At meron ako ditong lutuan. Nakasaksak na siya. At nilagay ko na siya sa number 4. Para mas madali siyang uminit. So, ito na. Mainit na yung ating lutuan. Lalagyan ko na siya ng mantika. Ayan. Para dire-diretso na yung ating pagluluto. At wala ko ng paper towel. Dahil tutulo ito. So, dito ko na siya ilalagay. At umpisahan ko na. Madali lang lutuin to ngayon. Dahil puro gulay lang naman siya. At mas masarap yung medyo crunchy yung mga veggies natin. Hindi masyadong lutong-luto. So, ayan na. Ayan, mainit na yung ating kawali. At nag-apron na nga pala ako, guys. Ayan, naka-apron ako. So, ayan na, guys. Mainit na yung ating mantika. Unahin ko na muna itong... Inuuna ko lagi yung sibuyas. Kasi matagal itong malutong sibuyas. So, ayan. Kasi pag inuna mo yung bawang, mas madaling masunog yung bawang. So, nauna ko yan. Sibuya. Matalsik. Tapos, igigilid ko na siya at isusunod ko na yung bawang agad. Ayan na siya, guys. Laba ko lang muna ito dito sa lababo. Tapos, itatabi ko lang siya ulit doon sa gilid. At itatabi-tabi ko lang yung mga ibang ingredients, bawang sibuyas. Tapos, ihuhulo ko na itong aking chicken para maluto siya. Yan siya, guys. Bango na agad ng bawang at sibuyas. So, ayan na siya. Ayan siya, guys. Tinatabi ko siya sa gilid para maluto. Ayan. Medyo papry ko lang ng konti itong aking chicken. Tapos sunod-sunod na ihuhulog yung gulay. Ayan siya, guys. Andyan yung bawang ko. Tapos sibuyas. Ayan, sibuyas din yan. Naaamoy ko na siya. Ang bango. Habang talaga yung bawang at sibuyas pag niluluto ito. So, ito guys. Luto na yung manok. Sabay-sabay ko na siyang ihahalo ngayon. Para magkaroon na ng lasa yung manok doon sa bawang at sibuyas. So, ngayon, pwede ko siya dyan lang muna siyang ilagay dito sa gilid. Ayan, dyan ko muna siya ilalagay sa gilid. Tapos, ilalagay ko na itong mga gulay, yung mga matitigas na matagal maluto. Katulad nitong carrots. Yan. Unahin ko na siya dahil kasi matigas yan. Baka medyo matagal maluto. Yan. Ilagay natin. Yan. Tapos, gigisa-gisa ko lang siya. Ito na guys. Tinabi ko muna dito yung manok para maigisa ko yung mga veggies dito sa gilid.
Nagbukas ako ng electric fan kasi sensitive yung aming fire alarm. Baka tumunog dahil mausok. Hindi ko binuksan yung exhaust fan kasi mas maingay siya. Baka hindi ninyo ako marinig. So, electric fan na lang dito sa likod ko. Kasi yung aming fire alarm eh, kunting usok lang yan na detect niya kaagad kaya tumutunog. So, nalagay ako ng electric fan sa likod ko. So, ayan. Nagbisa ko na itong carrots. Ang susunod ko naman ay itong beans. Itong beans. Yan. Ilalagay ko na yung beans. Yan. Lahat muna ng gulay na medyo matigas ang ilalagay ko. Napakabango. So, nahugasan ko na lahat itong gulay ko kanina. Para dire-diretso na siya ng aking pagluluto. Hindi ko na nakuha na ng video yung paghihiwa ko. So, ayan. Ganda na ng kulay. Ayan. Tapos, imimix ko na dito. Ihahalo ko na siya sa chicken. Namiss na namin itong chop suey. Kasi matagal na kami hindi nakapagluto ng chop suey. So, ito ngayon ang aking luto. Tapos, itatabi ko na naman siya dito sa gilid. Para naman yung ibang gulay. Ayan siya, guys. Isusunod ko na ito. Cauliflower. Ayan siya. Medyo madami yung aking cauliflower. Susunod ko na itong mushroom. Para maluto na yung mushroom. Maglalagay ako ng mushroom dito sa chop suey. Para mas lalong masarap. Ayan siya, guys. Sunod natin ang broccoli. Ay, may nahulog. Okay, guys. Nahalo-halo ko lang para ma-mix ko lahat ng ingredients ko. So, medyo madami siya. Ayan. Pero pag naluto naman na yung iba dyan, liliit na. Katulad ng mushroom, broccoli, ayan. So, medyo hayaan ko pa siya na muna ng konti. Meron pa akong ilalagay. Ayun. At ito, luto naman na ito. Konting init na lang yan. So, ayan siya. Yung prawns na ginagamit ko, ito siya. Ayan. Ito yung prawns na ginagamit ko. Yung cook na siya, tapos nabalatan na. Ayan. So, kaya mahuhuli ko na itong ilagay. So, hayaan ko muna siya mag-isa ng kaunti pa. So, guys, nag-isa ko na siya. Isunod ko na ilagay yung celery stalk. Ilalagay ko na siya. At yung chicharo. Ilalagay ko na rin itong chicharo. Tapos, sunod, konti na lang yan. Ito na. So, ayan. Try. Do you know I'm looking and I can't help it. So ngayon guys, lagay ko na rin itong capsicum. Ayan na siya. Napakabango.
At ilalagay ko na rin yung aking hipon. Dito ko muna ilalagay sa gilid yung aking hipon. Sa gilid nito. Ayan, dito. So guys, ayan na siya. Ang hinahayaan ko muna maluto, ayan. Tapos dito ko muna nilagay yung hipon para matoast siya ng kaunti. So ayan na siya. So guys, ito nahalok na siya. Tapos talagyan ko siya nitong vegeta. Ayan. Pang palasa dito sa veggies ko. Konti lang naman. Ayan siya. Tapos bago ko siya hahaluin ulit. Ang sarap na nito. Yan siya guys. Konti na lang, maluluto na siya. So ngayon guys, nailagay ko na dito yung mamasitas. Tinunaw ko na sa tubig, yung powder. So ilalagay ko na siya ngayon. Ayan siya. Hintayin ko na lang siya konting kulo lang. Tapos na yung aking chop suey. Guys, tinakpan ko muna ng konti itong aking nilulutong chop suey at mga 5 minutes lang yan tapos na. Ayan, uy! Luto na ang aking chop suey. So, kailangan tikman ko muna siya bago ko siya timplahan ulit ng patis or toyo kung kailangan. Mmm! Tama lang. So, hindi ko na kailangan dagdagan pa ng husto yung aking mga iba pang ingredients. Yan na ang aking chop suey. Luto na siya. Bango niyan. So, ito na mga mami yung aking chop suey na niluto na ginamitan ko ng mamasitas. At talaga naman, first time ko rin itong ginamit itong mamasitas na ito. Isa lang yung nilagay kong pakete kaya tama-tama lang siya dito sa dami ng aking chop suey. First time ko siyang ginamit at success naman yung lasa niya. So, yun guys. At maraming salamat sa panonood at sana nag-enjoy kayo dito sa aking niluto na chop suey na ginamit ako ng mamasitas. At sana, huwag niyong kalimutan kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin lang yung red button para lagi ka na notify sa aking mga bagong videos. Maraming salamat sa panonood. Bye! Thank you for watching guys. See you next time. Bye!